Good evening guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre masaya ang lola nyo kasi susunduin na po namin yung unang prinsesa ng aming pamilya, si Baby Madison. Kate Madison ang kanyang pangalan. At ngayong gabi po, papunta na po kami ni Dodong. Dodong, excited ka na ba? So ayun, magandang gabi sa inyo guys. Samahan niyo po kami sa pagsundo kay Baby Madison sa ospital. A few inches later. So ayun, magandang gabi guys. Tutulak na po kami. Susunduin na po namin si Baby Madison. Tara guys, excited na ang lola niyo. Woo! It's showtime! Woo! Guys, kahapon, sobrang ano ko eh, sobrang andiyan stress ako kasi nagle-labor yung aking anak. Syempre, napagdaanan din natin kung gaano kasakit yung mag-labor, kaya ayun. Parang ako yung nahihirapan. Nakikita kong umingiwi-ngiwi siya, pero sinasabi niya sa akin na kaya niya naman daw. Okay lang daw siya. Pero syempre guys, sa tulad nating mga magulang, kung ano man yung nakikita natin sa reaksyon ng ating mga anak, syempre alam na natin kung anong pinagdadaanan nila. So, maghapon-kahapon guys, nakahiga lang ako, iniisip ko, parang wala ako sa mood kumilos. Kasi nga, iniisip ko, nagle-labor yung aking anak. Alam ko yung hirap na pagdadaanan niya. Eh, syempre, medyo kinakabahan tayo kasi medyo late na po nag-asawa yung aking anak. Kaya late na rin siya nagbuntis. Kaya ayun, sobrang iniisip ko talaga, nagdadasal. Tapos, pinaubaya ko na lang kay Lord kung ano man yung magaganap. Bahala na siya, sabi ko. Awa ng Diyos guys, nagchat sa akin yung manugang ko. Sabi niya, lumabas na daw si baby. Ayun, medyo nakahinga na tayo ng maluwag sa kalooban kasi nga, nakaraos na yung aking anak at lumabas na yung aming baby. So ngayon, susunduin na po namin siya para iuwi na namin sila sa bahay, silang magpamilya. Yung daddy, yung mommy, tsaka syempre si baby. Nice! Bibili muna kami guys ng manok para meron kaming konting pagsasaluhan pagdating ni Baby Madison. Actually, hindi naman si Baby Madison yung kakain. Kami, hapunan namin. Di pa kami nakakapaghapunan guys kasi excited kami. Kanina pa ako nag-aantay na dumating yung oras na susunduin na namin sila. So ayun, doon, bili ka muna ng chicken. Para meron tayong konting pagsasaluhan. Siyempre, isi-celebrate natin yung paglabas ni Baby Madison dito sa mundo. Ayan guys, nagpa-party Dodong. Bibili muna siya saglit ng manok. Para meron po kaming konting pagsasalo-saluhan. So ayan si Dodong guys, bibili muna siya ng manok. Para pagdating nila, may konti kaming pagsasalo-saluhan. Antayin natin siya guys, bumili lang siya ng manok. Sobrang natutuwa ako guys kasi yan nga, kagaya ng nasabi ko sa inyo, lumabas na yung unang prinsesa ng aming pamilya. Ako po kasi, tatlo yung anak ko. So, medyo natitense ako mga kadongyang. Medyo nawawala ako sa hulog. Hindi ko maisip yung sasabihin ko. Sa sobrang excited ko na, ayan, nakaka-uwi na yung anak ko, kasama na yung kanyang munting prinsesa. Siyempre, lahat kami excited. Yung bunso ko nasa Cavite, tawag siya ng tawag. Mama, update mo ko anong balita kay ate. Tapos yung pangalawa ko naman, ayun, lagi siyang nagtatanong ano na daw balita sa ate niya. Lahat kami guys, ayun na kay si Dodong. Daladala niya na yung manok. Aray. Ayan na guys. Bili siya ng manok. Parang may pagsasalo-salo po kami pagdating nila. Actually, hindi naman talaga yung baby ang kakain. Kami po. Parang kwento-kwentuhan lang. Kakain. Maghahapunan. Alas 9 na guys. Pero maghahapunan pa lang kami. Kasi nga, gusto namin, kasalo na namin sila. Samahan nyo kami guys hanggang makarating tayo dun sa ano, sa lying in na pinag-anakan ng aking anak. Birthmate ang pangalan, Papa. Malapit lang yun, guys, sa Commonwealth lang yun. Kaya samahan nyo po kami.
dadaan na naman tayo dito sa masayang lugar. Masaya na po ang panahon ngayon. Normal na yata. Sobrang normal na. Ayan o. Alas 9 na, pero buhay na buhay pa yung mga negosyo dito. Ayan o. Ayan. Ganito na po ang itsura dito paggabi sa Saranay Road. Masaya na siya. Hindi kagaya dati na wala talagang mga bukas ditong establisimento. Kasi nga, pandemic. Ngayon, buhay na. Ayan guys, o tingnan nyo kung gano'ng karami yung tao dito. Ayan. Ayan o, tingnan mo naman guys. Normal na ang buhay dito. Ayan. O, at saya ng mamasyal dito. Sunod-sunod ang ano, tindahan ng mga pagkain. Puro pagkain, guys. Kaya tingnan mo naman yung mga tao, oh. Oh, ang saya. Saya na lang dito sa ano, Saranay Road. Parking sa kabila, ah. Punong-puno ng sasakyan sa kabila, oh. Kabilang kalsada, punong-puno. Tapos dito naman, guys. Posisyon. Punong-puno din ang tao. Kaya gabi na, alas 9 na, medyo traffic dito. Kasi nga, oh, parang ano, parang kubaw na tong street na to, ah. Oh, tingnan nyo guys, ang tao. Mukha tuloy akong ignorante. Kasi sa tagal ng pandemic, hindi man lang kami nakalabas-labas talaga. So, ayun, pag nakakita ako ng maraming tao, parang ang saya-saya ko. Wow! Feeling ko, ano na talaga, normal na yung panahon. Salamat sa Diyos at normal na po yung panahon. Yan o. Yan naman guys. Yan. Saya-saya. Location nito mga kabady. Congressional Extension. Saranay Road. Corner Saranay Road. North Carolina. Yan. Saya-saya. Saya-saya na sa lugar na to. National Extension. Sana magtuloy-tuloy na mga kadong yan. Tuloy-tuloy na yung normal na panahon. Para lahat naman po tayo eh normal na ang isip. Hindi na tayo nai-stress masyado. Kasi pagka-tawag lockdown, parang kahit ano naman, nakaka-stress talaga ng sobra. Hirap ang mga tao, hindi makapagtrabaho ng normal. Ang mga negosyo, sarado. Kaya maraming nagugutom guys. Kaya dapat, bumalik na talaga sa normal yung panahon. Para lahat tayo makaginhawa na. Iuwi na namin ang baby Madison namin. Yan, may paparol na po dito si ano, si Mayor Oka Malapitan. Yan o, may parol na po kami dito. Parang last year, wala namang paparol dito dahil nga pandemic pa. Pandemic pa rin naman ngayon guys, pero medyo maluwag na ang panahon. Kasi nga, ano pa papa, ilang percent na yung nababakunahan? 70% pa daw guys. So pag nabakunahan na lahat ng tao, syempre safe na tayo kahit pa paano. Kaya yung mga hindi pa dyan nababakunahan, magpabakuna na po tayo. Kami po matagal nang nagpabakuna at salamat sa Diyos, wala naman po nangyari sa amin masama. Kaya pabakuna na kayo mga kadong yan. Kaya kayo matakot dito. Hindi po naman parol ang lahat. Thank you.
9 na, pero traffic. Oh no! Pagramdam mo na yung traffic. Kami mga kanong yan. So guys, ayan ang lola nyo. Inaabangan na yung kanyang unang apo. Kasi nga mga daddy, wala dito sa lying in, siyang magkakarga. Since baby, malalambot pa yung joints.
Kaya kailangan professional handler. Ano yan, manok? Ibig ko sabihin mga buddy, yung professional na humawak ng bata, kasi siyempre malambot pa yung katawan ng bata, kailangan ay ano, careful. Time check mga buddy, 9:20 PM, obviously gabi. May ilaw na eh. So ito guys, nag-ready pa yung sila para lalabas na ng lying in. So ang lola nila ayun, naghihintay, excited daw siya. Excited? Ako pala hindi na lang. Excited din. Wait a minute! Sabi ng anak ko mga kadongyang, masarap daw mga laki dito. Okay daw, maalaga yung mga staff. Ayun, kumpleto po dito. Meron dito coffee monster. May lupon. Guys, ayan na yung baby. Malamat na yung baby. Saka si Mami Monique. Ayan, at yan na. So ito mga kapati, hintay-hintay muna tayo. Nasa loob pa yung kanyang parents. 2 hours later. So ayan po mga kadongyang, nakarating na po kami dito sa bahay. Sa mga simpleng video namin. Maraming salamat mga kadongyang.